Day 10 ng krisis sa Marawi City, 11 sundalo ang nasawi habang 7 ang sugatan sa sumablay na airstrike ng gobyerno. Ayon sa spokesperson ng AFP, posibleng ang insidenteng ito na raw ang may pinakamaraming namatay na sundalo dahil sa tinatawag na friendly fire. Sa tayari ng armed forces, kahapon may pinakamaraming casualty o nasawi sa hanay ng gobyerno mula nung nagsimula ang bakbakan sa Marawi. Live mula sa Iligan City, may report si Oscar Oida. Oscar. Yes, Jessica, labis ang hinagpis ng mga kaanak ng mga sundalong nasawi dahil sa airstrike at kasabay ng kanina pagluluksa, may apela sila sa pamahalaan. Sa punerariyang ito sa Iligan City, dinala ang mga bangkay ng 11 sundalong nasawi ng aksidenteng tamaan ng airstrike ng gobyerno kahapon. Karamihan sa kanila mula sa 44th at 50th Infantry Battalion ng Philippine Army. Sa loob ng punerarya, hindi matigil sa pagluha si Aling Joan habang tinitingnan ang larawan ng anak na si Corporal Christopher De La Cruz. Ikinuwento niya sa amin, iba na raw ang kutob niya kahapon. Tinawagan ko siya, tapos kring lang ang cellphone. Tapos yung nag-text ako, mag-reply ka na, kaya mo na pakiramdam ko, tumaas ang dugo ko, pakiramdam ko, parang lumaki ang ulo ko, ganun man ang sign, magtaas ang dugo ko. Wala talaga yun mag-reply. Makalipas ang ilang saglit, doon na raw niya nakumpirma ang malungkot na balita. Nalaman ko, iyakan na kami, sabi ko, sana hindi, iba sana Lord, hindi sana anak ko, iba sana. Pero anak ko talaga. Si Karen naman, nakausap pa raw ang mister na si First Class Kevin Sisiban bago sinawim palad. Kahapon tumawag siya sa akin, may quarter to 11. Okay lang daw siya. Bakit gano'n? Sabi niya okay lang. Tapos gano'n na yung nalaman ko. Huli raw sila nagkita noon pang nakaraang buwan nang isilang ang kanilang bunsong anak. Alaman ko na ano daw na tamaan daw sila sa airstrike. Hindi ko makapaniwala. Ayaw ko paniwala. Masakit eh. Sa kabila na nangyari, ayon sa ilang kaanak, wala silang sama ng loob sa gobyerno. Tanggap na namin, sir. Bali, package na yan sa serbisyo na sinumpa ng pamangkin ko. Sari ang buhay niya para ipaglaban yung sambayan ng Pilipino. Ang hiling lang sana nila ngayon, huwag silang pabayaan ng Pangulo. President, nagbuhay siyang kinabuhi. Gitupad niya yung tungkulin na pinangako niya, sinumpaan niya. Sir, maawa ka sa mga anak niya. Maliliit pa, walang trabaho po yung asawa niya, may sakit. Sana rin daw, hindi na maulit ang nangyari sa mga sundalo. Sana huwag na maulit ng pareho ng ganun. Sana siguraduhin nila. Mula Marawi City, inilipad sa Cagayan de Oro City ang 7 nasugatang Marines dahil sa airstrike. Dinala sila sa Camp Evangelista Station Hospital. Nangako ang 4th Infantry Division na ibibigay ang lahat ng pangangailangan ng mga sundalo. Sa ngayon, 37 mula sa hari ng gobyerno na ang nalaga sa bakbakan. Kasama sa bilang na ito, ang mga namatay sa friendly fire. 19 naman ang sibilyan, habang 120 ang nalaga sa panig ng mga kalaban. Samantala, Jessica, ilang minuto pa lamang nakakalipas, nasaksihan natin yung paglabas dito ng mga labi ng mga sundalo, partikular itong mga kagawad ng 44th Infantry Battalion. Isinikay sila sa mga truck at bago tuluyang umalis dito sa punerarya ay nagsagawa sila ng maikling seremonya bilang pagbibigay pugay sa kanilang mga nasawing kasamahan sa pakibaka. Anim yung umalis ngayon gabi, Jessica. Una na kaninang naihatid sa kanilang probinsya ang isang sundalong taga Holosulu.
hindi naman na binabanggit sa atin, no, yung tiyak na paruroonan na mga labing kanina lamang ay inilabas dito. Pero, Jessica, pero sabi ng ilang mga sundalo na kausap natin, patungo ito ng Zamboanga del Norte at Zamboanga Sibugay. Jessica? Oscar, tukoy ba ng mga namamahala o namahala dyan sa mga bangkay ng mga nasawing sundalo kung anong klaseng tama ang na-sustain nitong mga nasawing sundalo? Oscar? Well, Jessica, nakikipag-ugnayan tayo dun sa officer in charge dun sa mga labi na mga nasawing sundalo. No? Pero kapansin-pansin na maingat sila sa pagbibigay ng pahayag sa atin. No? Hanggat maaari nga daw sana kumuha tayo ng impormasyon sa kanilang spokesperson dahil yun nga daw ang utos sa kanila. Pero sa pakikipag-usap natin sa pamilya, no? Nabanggit ng isang pamilya na kung tutuusin daw ay mapalad pa raw yung kanilang mahal sa buhay dahil buo ang katawan nito. From that statement, Jessica, natanong natin kung bakit man niya sinasabi ito at ano ba ang kondisyon ng ibang mga nasawi at doon na lang niya nasabi na yung iba nga daw ay hindi na raw marahil makikilala ng kanilang mamahal sa buhay, Jessica. So, Oscar, yung mga binurol open casket, may lamay na nakikita na mga kamag-anak yung kalagayan ng labi ng kanilang mga mahal sa buhay. Jessica, sorry, medyo nagkaroon tayo ng problema sa komunikasyon. Maaari lang pakiulit yung katanungan, Jessica? So yung ibinuburol na mga namatay na sundalo, Oscar, open casket ito na titignan ng kanilang mga mahal sa buhay kung ano ang kalagayan o kondisyon ng kanilang mga nasawing kamag-anak. Jessica, yung mga binuksan na casket, mangilan-ngilan lamang. Yun yung may mga kamag-anak na nagsadya dito sa punerarya. Yung ibang mga casket ay sinakasarado at may nakapatong lamang ng watawat ng Pilipinas. Ayon sa ilang mga kamag-anak na nakausap natin, ito ay marahil dahil nga sa itsura ng mga labi ng mga nasawi. Pero ang explanation naman natin sa atin ng ilan ay dahil hindi binuksan dahil nga wala yung kamag-anak dito, Jessica. Okay, pero kahapon pa pala ito nangyari. So I suppose by this time na-inform na lahat ng kanilang mga pamilya, no, Oscar? Well, I'd assume, Jessica, na nasabihan na yung mga pamilya, no? Pero ang sabi nga ng officer in charge na kausap natin kanina, hanggat hindi raw nakakapiling ng kanilang mga mahal sa buhay ang labi ng mga nasawing sundalo, as much as possible ay hindi raw nila ibibigay sa media yung pagkakilanlan ng mga ito, Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Iligan at sa Marawi, Oscar Oida.